K-POP. 내가 만든 쿠키 Woo! 안녕하세요. 하하! Fan ka rin ba ng K-POP? You mean ako? Oh! Hindi eh. Huh? Eh ikaw, fan ka ba ng K-pop? Oo! Finally, I found you. Today, pag-uusapan natin ang napakalawak na mundo ng K-pop. Pero, bago ang lahat, gusto ko muna magbigay ng disclaimer na agad syempre. Madami kasing mga K-pop fan dyan na baka alam nyo na, matrigger, ang lahat ng ikikwento ko ngayon ay base sa aking experience at pagmamahal sa K-pop. Okay? So, simulan na natin kung kailan at papaano nga ba ako naging fan ng K-pop. Story time! Oy! Oy, Dre! Late ka ata. Nagmerienda pa kasi ako eh. Teka, ba't parang namumula ka ata? Ha? Kasi ano, tara dito, may papakita ko sa'yo. Ano ba yan? Basta, panoorin mo na lang. Sino yung mga yan? Di ko din alam eh, nakita ko lang. Pero ang gaganda nila, no? Oo, nagsimula ang lahat dahil sa ganda. Eh, totoo naman kasi, ang gaganda talaga nila. At oo, si Robert yung may sala ng lahat. Si Robert, nalala nyo ba siya? Yung best friend ko? Inabot ko na pala sa kanya. Kaso, di ko alam kung nabasa niya eh. Epep! Ay, teka, iba na to ah. Mabalik tayo sa K-pop. SNSD, Sonyeo Shidae, o Girls' Generation, ang pinakaunang grupo na napakinggan ko at ang kanilang kantang G noong 2009. So, teka, sinasabi mo bang 14 years ka ng fan ng K-pop? Itabi nyo, ako na to. Oo, 14 na taon lang naman akong nakikinig na ng K-pop. Damn! Kaya masasabi ko na madami akong alam tungkol sa K-pop talaga. Feel ko nga kaya kong makipaglaban ng K-pop groups alphabet eh. Ready for the next battle. Ready, fight! A-Pink. Aespa. B2B. BTS. CLC. Crayon Pop. Dia. Day 6. Everglow. EXO. FX. Promise 9. Girls Day. GOT7. H.O.T. Ano, kaya pa? Eh, wala naman ng letter H na group eh. Hello, Venus. Defeat. Ano ba yan? Kaya ko hanggang Z kahit dalawang ikot pa eh. Oo, ganun ako ka-confident. Multi-fandom kasi ako. Basically, hindi isang grupo lang ang sinusundan ko. Basta maganda ang kanta, pasok sa playlist ko yan. Sa totoo lang, sobrang laki na ng diferensya ng K-pop fanbase noon kesa ngayon. Kasi dati, kahit anong patugtog ko, eh wala namang may alam ng K-pop. Oy pre! Huh? Sound trip naman tayo habang gumagawa ng project. Ang tahimik eh. I got you. Doggy Butchora. We gonna party like niriri la la la. Uy, teka, ano yan? Fantastic Baby. Big Bang. Hindi nyo alam to? Ilang beses ko na na-experience na magpatugtog na wala namang nakakaalam ng pinapatugtog ko. Di tulad ngayon.
Parang masarap mag-sound trip ah. Ang haba pa ng pila eh. Huh? So watch me bring the fire stars in our light. Sobrang dami na ng fan ng K-pop. Nakakatawa lang din kasi dati ang dami kong tropa na niyaya na makinig ng K-pop. Pre, panoorin mo to. Ang ganda, no? Oo, ang ganda ng kanta. At ang gaganda din nila. Pero, magkakamukha sila eh, no? Ha? Tika. Na-experience nyo na ba yan? Yung pag may nakakakita ng pinapanood nyo, eh ang laging sinasabi, magkakamukha sila. Like magkamukha? Hello? Like sobrang layo kaya ng mga itsura nila. For example, sa Twice, si Nayeon at Mina. Parehas maganda, pero magkaiba ng appeal. Parang Jungkook at B ng BTS, parehas guwapo, pero magkaiba ng dating. Diba? Di naman sila magkakamukha eh. Na-experience nyo na din bang makinig sa bahay tapos ganito yung nangyari? Hoy! Ano ba yung pinapakinggan mong incheck-incheck na yan? Palitan mo nga yan! Incheck? Korean yan ma. Ang layo-layo kaya. Parehas lang yan! Mag-aral ka doon! Diba? Ang daming times na nangyari sa akin yan eh. Yung napaghahalo nila yung Korean, Japanese at Chinese, magkakatunog daw kasi. Ang layo kaya? At syempre, hindi rin mawawala yung tanong na... Juan! Oy, Tito! Napapansin ko lang, lagi kitang naririnig na nakikinig ng K-pop na yan eh. Ah, opo. Matanong ko lang, alam mo ba yung kung ano yung mga pinagsasasabi nila? Alam mo ba ibig sabihin yan? Ehehehe. Guilty! O, teka. Let me explain. Inaamin ko, oo, nung unang naging fan ako ng K-pop or J-pop, eh hindi ko naman talaga naiintindihan yung mga pinagsasasabi nila. Minsan nga mali-mali na pag kinakanta ko eh. Ang sarap lang kasing makinig ng K-pop. Alam niyo yun? Yung melody, yung beat, yung rhythm, yung kahit wala akong naiintindihan, eh gustong-gusto ko pa din siyang napapakinggan. Music has no language. Parang pagmamahal lang yan eh. Ba't mo ba ako gusto, ha? Hindi ko din alam eh. Basta ang alam ko, mahal kita. Kakilig naman, be. Yan na lang muna sa ngayon. Gawan natin ang part 2 ha. Ang dami ko pa kasing gustong i-share eh. Yung mga bias-bias tsaka yung mga merch. Pag-usapan natin sa part 2 yun. Shoutouts muna tayo! Para sa batch 034, nag-graduate ng BS1 Animations ay sina... At thank you din sa mga fan arts na to. Thank you for watching pala mga lods. See you sa next video. Ingat kayo palagi at alam niyo na yan. Smile. No need to worry, the world just keeps spinning round and round. And the moon for sure will keep doing so high.